Panapanahon ng pagkakataon, maibabalik pa ang kahapon. Charot lang. Welcome po dito sa Inaguan Farm, and this is the status. It's Friday, September 29, 2023. So may nag-A-house pa sa ating farm, Iligan po sila. Tatlong A-house, ay apat na A-house po nakuha nila. It's A-house 2, 3, 4, and 5. Dito po sila matutulog. At nagtitiktok po ang... diba? Sana ako nagtitiktok. Ayan, diba? Every time I touch to say goodbye. Charot na. So, it's mingaw na dito sa farm. Ayan, walang magawang mga tao. So, let's talk. So, canteen naman, may mga bisita doon sa canteen. Hi! This is Marina, but it's my name, Marvel Lag. And you're Miss Universe 1981. I am claiming talaga Miss Universe dahil feeling maganda talaga yung Marimar. Ako yung pinaka-feeling maganda dito sa social kite. And welcome, dito po ako sa waiting shed or the waiting area ng ating Hinaguan Nature Park. So to this video po, I just want to clarify something. You know? I just want to clarify. So malalaki kasi pag nag-live po kasi ako sa page ko, ang maraming nagtatanong kung ganito, ganyan. So, let us talk about the status or ano pa talaga yung light na kaganapan dito sa Hinaguan. Hindi po sa physical na kaganapan or update, pero doon sa loob talaga na update sa Hinaguan Farm yung mga tao. Let's talk about the people. Let's talk about the staff. So ganito po kasi yan. Last Monday, may mga kaganapang hindi namin inaasahan. So what are those kaganapan na hindi namin inaasahan? It was itag sa staff dito kasi tatlo yung area ng Hinaguan Farm para sa mga staff. First is the staff of Mamasita dyan sa tindahan. Second, the staff of canteen dyan sa canteen. So doon parang head doon si Nina. And dito naman is for the physical dito sa area ng Hinaguan, dito sa mga tables, dito sa retention, kung sino mag-cleaning, sa sino yung maintenance for the cleanliness ng ating area. Most especially doon sa atong A-houses, and ang assigned doon ay si Ami. Si Ami po ay kapatid ni Nina. Ngayon, last Monday, we were shocked kasi bigla silang umuwi. Oo. And then, tapos nag-chat si Nina kay Benda. Dahil meron daw nangyaring hindi inasa. May merong nangyaring parang hindi siya kaguluhan. Pero mga misunderstanding ang miscommunication. Kasi ito si Nina. Na-shock siya. Napagod na si Nina. Madaling salita, napagod siya. So sinabi niya kay Brenda na, Brenda, pahinga mo na ako. So I miss my home. Kailangan din niyang umuwi. Kasi everyday, doon naman sila natuturo sa bahay nila. Pero madilang araw doon, dito siya, whole day nandito siya. So uwi siya sa kanilang bahay is gabi na. So na-miss doon niya magtambay sa kanilang bahay. So gusto doon niya, focus muna sa kanyang mga anak. So, kasi hindi lang si Nina andun dito, kundi whole family niya. So apat na anak, after school dito na nagtatambay, dito na kasi nandito nga ang parents nila. Pati si Puloy na asawa niya, the which is part of the maintenance team. So dito din natatrabaho. Ngayon, magkukall off na magpapahinga muna daw sila dahil gusto nila na mag-focus muna sa kanilang bahay. Most especially silang mga anak na nag-aaral everyday. Apat na malalaking anak nila. So dahil wala na si Nina, which is nagpahinga muna siya kasi babalik daw sila soon, which is the head of the canteen. Ito namang si Ami, wala na rin. Nagpahinga rin si Ami kasi gusto na rin mag-focus din sa kanyang family. It was her nga assigned dito sa Eha sa pag-maintain ng cleaning, sa bedsheet, beddings, gano'n. So, sa punda, sa una, talaga. So wala na rin siya kasi gusto niya magpahinga.
So, Sita, si Mama Sita and Brenda talked. We talk also here na since wala na si ano, si Nena, i-hold muna namin yung canteen. Kasi walang mapipis per head. So lahat po ng products sa canteen ay pauubusin na, no? We have the frozen products, yung mga hot dogs, mga ganun, mga frozen products, mga chicken, ganun, papaubusin na. May mga products din dyan, yung mga siomay, ganun, may mga, ano pa ba dyan, mga tempura, so papaubusin siya. At meron din dyan mga marami soft drinks at mga drink. Na, merong, yeah, soft drinks ang mostly dyan. So, meron din mga juice dyan, so papaubusin lahat. So after maubos, close muna yung canteen. Okay? So, pero magkukontinue po yung tindahan kasi it's okay naman po yung lakad ng tindahan. At magkukontinue po din po dito na mag-accept kami na mga walk-ins, pero mas maganda yung nakabook na early booking para po ma-ready at ma-settle yung matutulogan na masistihan yung ihaw. So, continue natin. Ngayon nga may mga tao, di ba nakita nyo? So, we are still open for everybody. And pwede po dito mag-overnight, pwede magtambay dito for a day, pwede din dito, pwede maligo sa sapa, pwede dito sa mga tables, mag-enjoy, mag-relax dito, pwede po. And, pero, Sunday, Friday at Saturday po, wala na pong banda, wala na pong live band. Bakit? Dahil, Brenda found out na, parang, kasi siya nagbabayad sa banda. And then ang mag-ano sa kanya, ang mag-refund sa kanya is yung entrance fee. Kasi sa Friday, pag may band, nag-entrance fee kami ng 30 pesos, especially din sa Saturday. So, 30 pesos, we found out parang sa mga weekends, mga past weekends po na nagbabanda-banda, nalaman namin ni Brendan, assess niya na lugi talaga. Kasi sa mga entrance fee, nag-come out ng mga 4,000, 3,000, ganyan. Malaki na yung 4, 5, 4, 6, di ba? So hindi siya nakaka-refund kay Banda. Kasi si Banda is 6,000. Oo, so lugi pa si Banda ng 2,000 every week. So siya pa yung magtatapal, siya pa mag-ana pa. So sabi ni Banda, at isa pa, that is the first reason. Sabi niya, stop muna natin kasi parang nalulugi ako dahil siya ang nagbabayad. Eh, walang pumapasok sa kanya. Kulang ang pumapasok sa kanya refund. Parang ganun. Pero yung tindahan, malakas naman. Malakas ang tindahan. Kaya Ate Sita yung tindahan. Kaya Papa Sita yung tindahan. So, sabi niya, lugi tayo. Hindi natin mapabanda. Second reason nga nang wala ng banda is naiingayan siya. Maingay na siya. Gusto lang. Kasi, we are going to the first reason nga bakit kami nagkahinagawaan for? Because of the chill. Sabi ko sa kanya, chill, di ba? Dito lang tayo. Mag-bonfire yun. Yun kasi gusto namin, para siyang camping ba? O, dito mag-rest yung mga tao kasi we found out, we also learned na lahat na pumupunta dito mostly po ay mga malalayo. Galing malalayo, may taga Bukid noon, may taga Misamis Occidental, may taga Caraga Region, may taga Camiguin, may taga Cebu, may taga lahat, no? Malalayong lugar. So, they are here para po mag-rest, para po mag-relax. And yung banda, most especially sa mga weekends, nandito sila. So yung mga banda kasi, gusto ni Brenda na 10 p.m. off na, pero until 12 kasi yung banda. So kaya sabi niya, kasi malulugi kami kung until 10 lang, di ba? Parang hindi swak, or hindi worth yung binabayad namin 6,000 kung 10 p.m. na, kaya tini-12 na. Ngayon, sabi niya, muna iingayan din mga tao. So, ano muna, huwag muna tayong magbanda. Sabi niya, no more banda na every weekend. Chill lang dito, punta yung tao dito. Kung wala, it's okay. Kung meron, it's a blessing. You know, kung maraming tao, it's a bonus. Parang ganun sabi niya. And, si Brenda naman, hindi naman siya nag-depend sa kita ng farm. Kasi meron naman siyang sweat sahod. Nag-depend lang kami sa kita sa farm para sa sahod ng mga staff. So, we need to have income here sa mga entrances, sa mga rentals, sa A-house, rentals sa tables, para yun ang ipapasahod natin sa ating staff. Ngayon, kung wala na talagang
kung wala na talagang ano, kung wala na talagang tawag nito, tao. So, doon na mag-ano, mag-release si Benda ng mga staff para hindi na siya hindi na siya ma-pressure at hindi na siya ma-stress sa kakaisip kung ano or saan kukuha ng ipapasahod niya. So, kung kukuha siya sa kanyang sariling bulsa, pwede naman, pero lugi siya. Diba? Ang lugi talaga. So, kailangan talaga nag-round ng money dito. So, dapat may kon. Pero sabi ni Benda, kung konti na mga tao, konti na din yung staff natin. Kaya, konti na yung staff namin dito. Wala na po si Nina at family, wala na po si Ami. Yung maintenance natin, nagbawas din ng dalawa out of six, naging apat na lang. Naging tatlo na lang. So, out of six, tatlo pa yung nawala. So, naging tatlo na lang. So, sino na po ang natira for the maintenance? So, yun guys. Yun po yung update natin sa inside of what is happening here in the farm. Para po sa lahat, yun po yung explanation natin. Pero sabi nga ni Nina, ano ba siya, kung sa relasyon pa, call off muna siya. So magpapahinga muna siya. Kung babalik daw siya soon, hindi natin alam kung kailan. Kung next month, next year, next century, next decade, hindi natin alam kung kailan siya babalik. Basta babalik at babalik daw siya. So thank you so much everyone for listening. Thank you so much for watching. I hope naliwanagan po ang lahat. Thank you, and this is your Miss Universe 1081, Marie Marvax, saying God is good all the time, and all the time God is great. Have a fruitful life, everybody. Stay safe and healthy. Enjoy life. Mwah.